welcome to my YouTube channel. Actually, ito yung first vlog ko. At nice ko lang po i-share sa inyo itong aking nabili from Lazada. Ang tawag po dito ay adjustable voltage protector. Magkakaroon po tayo ng short demonstration dito about this. Tara po at ating testing kung umaandar ba 'to. So, ito pala yung instruction manual ng aking nabiling voltage adjustable protector. So, ito yung meron din siyang wiring diagram. Yan. Ayan ang wiring diagram niya. Power switch, voltage and current protector. Yan. Yan siya ang voltage power protector. And then after voltage and current protector, meron siyang air circuit breaker. So, meron din siyang mga... So, hindi ko na masyadong babasahin to. Proceed na tayo dito sa product setting. Yan, meron siyang product setting. So, meron siyang voltage display na 230 volts, 663 current display, A1, ang A1 niya, yun yung power on delay time. S. So, in seconds siguro tong S na to. From 1 to 500. And then, A2. Over voltage protector. Over voltage protection value. 230 to 300 volts. A3. Over current. Ay, hindi. Over voltage recovery value. A4, over voltage recovery delay time. A5, over voltage protection action time. A6, under voltage protection value. Hanggang A15, yan. Pakitignan nyo na lang. A7, A8, A9, A11, hanggang A15, yan. So, meron siyang mga parameters kung paano siya i-setting. So, try nating testingin. At mag-set tayo ng value natin. So, yan. Kung mapapansin nyo, naglagay lang ako ng pansamantalang connection para mapa-under lang natin siya. So, sinaksak ko siya dito sa aking solar setup. Yan, may solar setup pala ako na off-grid. 1 kilowatt na inverter pure sine wave with AC charger. Yan, it's not. So, yan. Try nating i-set itong mga parameter na to. So, A1. So, ilong press lang natin itong set. Yan. And then, magpuproceed siya dito sa A1. So, ang sabi niya sa A1, power on display time. Yan. Pagkatapos natin ipindutin ng set, ito yung mga adjustment niya. Ito, nag-i-increase siya. Ito, nag-i-decrease. Yan. So, iset natin ng 30 seconds yung A1. Yung power on display time. So, yung A2, proceed tayo sa A2. So, A2, over voltage protection value. Yan. Actually, sinet ko na to eh. Pero ang nilagay ko na setting ay 245 volts. Yan. Ang over voltage protection value niya. A3.
Hover voltage recovery time. Yan. Magre-recover siya pag na-reach niya na yung 230 volts. Yan, nilagay ko siya sa 230 volts. Pero pwede nyo rin i-adjust yan. Yan o. Yan. A4. Naglagay ako ng ito yung over voltage recovery time. A5 tayo. A5. A5 over voltage protection action time. Yan. Nilagay ko ng 20 seconds. A6. Under voltage protection value from 1, meron siyang from 140 to 210 volts. So ang nilagay ko 190 volts. A7 under voltage recovery value. So naglagay ang sa akin ang sinet ko 200. Yan, 200. Then A8. A8 tayo. Under voltage recovery delay time. So naglagay A8. Bumalik sa dati. Set natin uli. A8. So yan. 20 seconds na lang. A8. A9. Under voltage protection action time. Yan. Halos 20 seconds na lang ang ilalagay natin. Pero yan ang pwede natin yung i-adjust. Yan. 20 seconds na lang. A10 overcurrent protection value. So mapapansin natin meron over yung A10 ay merong over 1, 2, 40, 63, 80, depende na lang dun sa appliances na gagamitin natin. Pero temporarily for the purpose of presentation lang, ilalagay natin ng ano, bumalik sa dati. A10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 63 amperes na lang muna ang ilagay ko. A10, yan. Pero pwede rin i-adjust yan, yan. Itong may mga arrow na to, up and down, yan. Pero sa akin, ilagay ko muna na 63. A11, overcurrent recovery. Yan, 20 seconds din, yan. A12 overcurrent protection action time. So adjust natin to, gawin natin 20. Yan. A13, yan hindi ko na pinakialaman yan yung A13 dahil ang ano yan, voltage calibration yan. A15 current calibration. So huwag na natin pakialaman yan. Hanggang A12 lang tayo. So N. So ngayon try natin patayin muna to. Testingin natin yung kasi dito sa A1 sabi niya A1 power on, dito tayo sa power on display time. So try kong bunutin dito sa outlet. Yan, namatay siya. And then try kong isaksak. So may setting ako na 30 seconds dyan. Yan, yan yung dito sa ilalim ng value yan. Pag nag zero yan, doon magko-connect from input to output. Ayan, magko-connect yan. Ayan, tingnan nyo,
tignan nyo, nung nag-connect, nagkaroon siya ng voltage. So ngayon na para natignan natin kung nag-connect ba talaga yan, dito sa output, yan, dito sa output, try kong maglagay ng ano, magsaksak ng isang electric fan. Magsaksak ng electric fan. So, itry natin isaksak itong, itong ano, yung malaking electric fan. Itong aking 50 watts electric fan. Yan. So, nag-connect nga siya. So, ngayon, try nating i-unplug ulit ito. So, yan. Namatay yung electric fan. Bitawan mo na ba? Bitawan. Hindi, bitawan mo lang. Yan, yan. Sinaksak ko dyan. Yan. So, nung in-unplug ko na namatay yung electric fan. So, saksak ulit natin siya. So, pagkasaksak, yan. So, yan. Oh, hindi pa umaandar yung electric fan. So, ibig sabihin, good itong nabili kong ano, voltage protection na ano, device na to. So, nasa, yan. Pag nag-zero yan, aandar yung electric fan. Yan, yan. Tingnan natin. 3, 2, 1, 0. Yan. Yan. Umandar yung aking electric fan nung nag-zero to. So, magandang gamitin ito sa ating ano, sa mga sensitive na mga appliances natin. Sa halimbawa sa mga refrigerator, pwede ring i-connect ito. Itong adjustable voltage protector na to. So yeah. Meron pala akong ano, idagdag ko lang, meron pala akong ano, solar setup na off-grid. Yan. Kung gusto niyo nga malaman kung paano ko set up 'yan, yung mga details niyan, mag-comment lang kayo and then like my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa susunod na vlog ko. So hanggang dito na lang ang aking vlog. See you on my next vlog.